Oh, good morning again, mga kasingko uno dos. At ngayon eh, bubuksan natin tong na-receive na natin dati na ang tawag ay LED light dimmer. So, gaya ng nakalagay sa kanyang pangalan, dimmer. So, pampadilim siya ng LED light dimmer. So, ito yung box at ito yung kanyang kasama, manual lang, na nagsasabi na ito raw ay 12 to 24 volts at 8 ampere ang kanyang capacity. Gaya ng mga naunang video ko, pag mga gantong product, 8 ampere ang kinukuha lang natin dito lagi ay ikatlong parte or one-third ng power. So, kung 8 ampere siya, mag-maximum lang tayo ng load na 3 ampere for safety. So, i-rate ko siya as a 3 ampere device. So, ito siya, dimmer. Ito yung mga input, ang output. Ito yung mga connector niya. So, game, guys. Assembly natin. So, ito ang ating gagawing example, ang LED strip na 12 volts din. So, kabit natin ang output sa output side. Dahil may nakalagay naman na mga repa peeps kung input o output. So, input natin yung source, battery or power supply. Output yung mismong LED or load natin. So, ang output natin ngayon ay isang LED strip. So, ang positive ay pula. Lagay natin ang positive sa pula. At mahaba masyado. Positive ay pula. So, kabit natin siya. Ang positive ay pula, ang negative ay itim. Lagi naman ganon. So, tiyakin nyo lagi hindi kayo magre-reverse at safety na rin. Dahil mapuputokan tayo ng devices pag nag-reverse polarity or short circuit. So, yun ang iiwasan natin, mga repa peeps. Ang mag-short or mag-reverse polarity. Ay, bumaba na ito. Ito, tayo bumaba. Yan. Yan, nakabit na natin ang output side, positive pula, negative itim para sa load nating LED strip. Tapos kumuha tayo ng kaprasong wire panglagay naman sa supply, sa input, pwedeng baterya, pwedeng power supply. Ang gagamitin natin ngayon ay power supply, para wala kasi akong baterya eh. So demo natin siya sa power supply. Parehas lang naman yon. So gaya kanina, ang input din ay positive negative. So ang input daw ay positive dito, ang negative ay itim dito rin. So, kulay-kulay lang. Sundan natin ang orientation. Madali na nga ngayon yung mga device na to eh. Dati, ikaw mismo gagawa nung module nyan. Ngayon, bibilin mo na lang. Hindi ka naman mo problema. Tatap mo na lang siya. Napaka-convenient sa mga user. So, ayan na siya. Double check nyo maigi.
Negative positive sa input, positive negative sa output. So, yan. Ngayon, kabit natin sa power supply. So, ang negative ay itim. Negative ay itim. At positive ay pula. So, ayan na mga repapibs, nakakabit na natin ang input. Sa input, puntang input, output, papuntang LED strip. So, on natin yung power supply. Ayan, nag-on, pumitik. May ilaw na, power supply. At ito ang kanyang potentiometer. So, iniikot yan yung intensity niya. Pwedeng hinaan, pwedeng laksan. So, ayos mga repapibs. Nagana. So, meron ka na ang dimmer sa gabi. May ano ka na. May dimmer ka na. So, yan siya. Pwede mong hinaan. Pwede laksan. Hinaan, laksan. Lakas. Liwanag. Ayos. Galing. Tingnan naman natin ngayon yung mga parameters niya. Kung ano yung mga parameters. So, tingnan natin kung ano yung mga voltahe niya. So, read natin yung voltahe. Yan, DC. Guys, kailangan marunong na yung basic ng multitester. Ha? Pwede naman natin i-review yan sa ibang video. Pero, demo na muna natin to. So, naka DC na tayo, DC 12 volts, DC ano pala, parameters ng multitester. So, ang input daw natin ay 13.8 volts. Ang capacity naman ng dimmer natin ay from 12 to 24 volts. So, yung 13 ay pasado. So, okay lang siya. Pwedeng gamitin. So, ang input ay 13.8. So, ang output ngayon, naka-off siya, ay wala. So, ikutin natin unti-unti. Tingnan natin kung magtataas ang voltahe. So, sa 8 volts, iilaw na siya sa 8 volts. 8 volts talaga ang requirements niya. Minimum. So, habang inaangat mo yung voltahe, iilaw din yan. Ilang volts ang maximum natin. 13.2 volts ang maximum. So, okay. 13.2 ang maximum. 8 volts talaga ang minimum niya para umilaw. 8 volts. Okay na. Yan. Pag naka-off siya, off, wala talagang voltahe. So, off siya. Hindi mo na kailangan ng switch. Ayan mo na siya, oh. Off mo siya. So, ang kuryente naman, ilan naman ang amperaheng kinakain? So, tignan din natin, ilang ampere kinakain niya. So, off muna natin. Tignan natin ilang ampere. So, lagay natin sa ampere. So, naka DC ammeter tayo. Tingnan natin na mga repapips kung ilan ang amperahe niyang kinakain. So, dito lang tayo muna ng reading. So, ang pagbabasa ng ampere kay naka-series ang ano, naka-series ang multitester. So, on na natin. Milaw. So, on natin na, unti-unti tingnan natin lang ampere ang kinakain niya. Max natin. So, siya ay kumakain ng 0.64 ampere ang kinakain niya. Ayan. 0.66 ampere ang kinakain niya. So, ilang watts yan? Ilang watts ang 0.66?
ampere sa 13.8. So, compute natin. Kunin ko lang yung calculator. So, tuloy natin. So, ilan daw yung ampere kanina? Ang power ay ampere times sa voltage. So, ilan daw yung ampere kanina? 0.66. 0.66 ampere times sa 13.8. 9 watts? Kumakain ng 9 watts to? Oh, 9 watts? Ba, gulat ako dun ha. 9 watts nga oh, 0.66. 9 watts ang rating. Try natin walang DC ammeter. Ah, walang controller. Tingnan natin anong mangyayari. 9 watts siya, liwanag ah. So, nagulat din ako sa resulta, 9 watts, 9 watts daw siya. Baka naman kumakain din ng load tong dimmer na to. So, i-bypass natin yung dimmer. Sukatan lang natin yung mismong LED lamp lang kung ilan ang kakainin niya. Okay. Off muna lahat. Tanggalin, tanggalin ito. Tanggalin ito. Babasahin lang natin yung ano lang muna. Yung LED strip lang. Ba't nag 9 amp, nag 9 watts. Napakalaki doon ha. Nine. Ang laki naman yata niya. So ito mga repa peeps, yung ano lang babasahin natin ha, yung mismong LED strip lang kung ilan ang kakainin niya, mag-isa lang siya. So ito yung LED strip, ito yung ano, so ilan ang reading niya? Walang dimmer, so ilan ang ano niya? 0.89, malaki nga talaga no. 0.93 ampere. 0.93 ampere. Ang lakas naman ito. 0.93 ampere. So ilan ang ano niya? 0.93 ampere times sa 13.8. 12 watts. So 12 watts daw siya ang kinakain niya. So ibig sabihin hindi kumakain ng ano to, ng load. Talagang yun lang talaga kain ng LED strip natin. So ilan ulit 'yon? 9 watts ba? So 0.66 ampere daw times 13.8 is 9 watts. So ang ilaw natin kinukonsumo ay 9 watts. 9 watts with dimmer. So okay na rin. Hindi mapupuwersa yung LED strip natin. So okay. Maset ulit natin at natuwa naman ako. Ang galing. So mabisa. So ayan ulit, inassemble natin. So okay na siya. Lahat ng kahit anong LED ano ilaw pwede yan. Kahit anong kind ng LED. So maglalagay tayo na yung sa pang LED na ilaw. Try natin. So i-try natin tong isang type ng LED. So load din natin siya. Pwede siya kahit ano. Basta LED light pwede. Nang kain niya lang ay 3 ampere. Huwag niyong sagarin. Ang sabi raw 8 eh. Pero ayaw kong sagarin. For safety reason, nilalagay ko lang siya as ano lang siya. 3 ampere lang ang mamax ko siya. Ayaw kong magbaka sakali. Mahirap. At baka masunog.
So, yan, positive, positive. So, try ulit natin. Ah, ang gana, ang galing. May dimmer ka na sa gabi. So, okay siya. Nakakatawa, may dimmer. Ayan, may hanggana yung dimmer niya. So, yan, mga Repa Pips. Panalo. Meron kang dimmer. Hindi naman nag-iinit. Ah, okay naman, ah, cool lang yung init niya. Normal, hindi nag-iinit. Ah, okay naman, hindi nag-iinit. So, maganda. Ayos. Sabit nyo lang siya. Input, output. May ano ka na, dimmer. Okay, mga Repa Pips. Thumbs up.